natin gagawa tayo ng ube halaya. Binigyan ako ng kapitbahay ko ng ube. Unexpected. Siguro mga 2 kilo yan. So, hugasan natin. Tapos, ayan, tanggalin muna natin yung mga ugat-ugat niya. Ayan. Ayan. Tanggalin natin yan. Tapos, kapag natanggal na natin lahat, putulin na natin siya para magkasya sa kaserola. Ayan, ang ganda. Diba? Ubing-ubi, oh. Sarap. So, tapos, ayan na. Pinakuluan ko na siya. Ayan. Tignan natin. Kumukulo na. So, pag after ng kulo natin, 75 years later. Check natin. Yan, okay na siya. Pagkakulo niyan is dapat ilalagay natin sa malamig na tubig para ang purpose niyan is madali siyang balatan. Yan. Pag galing siya dyan sa mainit, ilagay natin siya dyan sa lubog. Ilubog natin sa malamig na tubig. Tapos tanggalin natin mga naunang nailagay. Malamig na sila. So, yan. Ganda, oh. Ganda ng kulay. Ube-ube. Tapos, balatan na natin. Ayan, nabalatan na siya. Ngayon, gagad-galin naman natin yan. Medyo matrabaho lang. Tapos kapag na yan, nalaglalagyan na natin ng ating mga pampalasa. Ebap. Dahil 2 kilo yan, tingin ko, 3 nilagay ko ng ebap. Tapos, 1 condense. Cup of sugar. Nahaluin lang natin, nahaluin hanggang sa pag-mix na silang lahat. Ganda ng kulay, no? Walang food coloring yan. Palasa ay humalo. Pag nahalo na natin, gamitan natin ng hand mixer or hand blender. Ewan ko, basta yan yun. Ayan. Para mas maging fine pa siya. Diba? Kung may ganyan kayo, pwede. Pwede rin siguro blender. Try lang nyo. Try nyo lang. Hindi ko pa na-try eh. Pero yan ang ginagamit ko. So, para mas maging ano pa siya, fine. Maging parang puree yung texture niya. Basta medyo matagal lang siya. Pero worth it. Fine talaga siya. May mix-mix lang. Konting-konting-konti lang. Tapos kapag natapos na, lutuin na natin. Painitin natin ang ating kaserola. Kung meron kayong non-sticky na pan, mas maganda yun ang paglutuan.
kung wala naman, okay lang din. So, yan, maglagay na tayo ng butter. I-melt muna natin ng konti. Kapag na-melt na ng konti yung butter, pwede na natin ilagay. Low fire lang ha. Ilagay ang ating puso. Tapos ito, itong pinakamahirap yan. Talagang tuloy-tuloy lang na halo. Kasi pag hininto mo yung halo niya, may tendency na masusunod yung ilalim. So dapat dire-diretso lang yung halo. Trabaho, pero masarap. Kapalitan ako naghahalo dyan. Hindi naman puro tuloy-tuloy na ako. Siguro mga niluto namin ng mga 30 to 40 minutes. Yan, ganyan. Sa tuloy-tuloy lang siya. Tapos low fire lang. Yung texture niya. 75 years later. Ayan. Ang matagal na haluan. Ayan nga. O, diba? Medyo lumalapot na siya. Medyo nagiging makunot na siya. O, kita ninyo. Wala, diba? O, ayan, sarap. Pwede nyo pantagalan kung gusto niyo kung gano'n pa ang tig yung gusto. Pero sa amin, okay na. Ayan. Mix ulit natin ng konti para mas lalo pa siya maging fine. Buti na lang may ganyan ako. Madali. Hindi masyado mahirap mag-durog. Tapos gadgaran natin itong ng cheese kasi medyo sweet na yung ube. Hindi naman siya sobrang sweet, sakto yung lasa niya. Pero yung cheese kasi is para may parang may ano lang, konting salt lang, alat ganyan, konting alat siya. Para hindi nakakaumay. Pero kahit yung ano lang, kahit yung ube lang, hindi naman nakakaumay. Sarap. Kwento ko lang, no. Yung ube namin, napakatagal ginawa. Tapos, wala pang 12 hours, ubos na. Siyempre, nagbigay ng ube. Bigyan ko na.